Magandang araw sa inyong lahat, mga katropa. At bago po ang lahat, ay gusto ko lamang pumbatiin yung mga nakalusot na sa kanilang employer's interview. At good luck po sa inyo. Sana ay may pasayo pa rin yung susunod na step after niyan para makapunta na kayo dito, makalipad na kayo punta dito sa Canada. At okay guys, meron kasi nag-PM sa akin na sinabi niya sa akin na siya daw ay bumagsak sa assessment or ayun ko kung sa employer's interview kasi parang tinanong yata sa kanya kung gusto parang tinanong sa kanya kung paano yung paghasa ng kutsilyo. So ang ginawa niya is pinakita naman niya yung pamamaraan niya sa paghasa ng kutsilyo, which is yun ang dahilan kung bakit siya hindi nakapasa sa interview yun. Kaka-PM lang niya sa akin kanina. Kaya gusto ko lang sana sa inyong i-share sa mga hindi pa, para kung sakaling sa mga hindi pa nakaranas ng nito, baka pagdating ng araw ay mai-interview kayo ng employer o kahit sino pa man diyan na mag-interview sa inyo, na kapag halimbawa tanungin nila kung pwede nyo ipakita sa kanila yung pamamaraan ng tamang paghasa. Kasi yung mga halimbawa, yung mga employer kasi na yung mga nagpinadala ng employer dyan na mga mag-i-interview, sa totoo lang, hindi naman po sila talaga katulad natin mga butcher. Pero dati na silang butcher pero matagal ng panahon yun. So ang inaano ng mga yan, kapag halimbawang isang mga bagay na halimbawa yung paghahasa, ang talagang alam na alam ng mga yan is yung tama talagang paghahasa na kagaya ng mga itinuturo nila kapag halimbawa sa orientation, ganun sa orientation namin dito sa Cargill, yun, mga kung ano yung mga itinuturo doon, yun ang dapat na ipakita natin sa kanila. Halimbawa, kagaya ng ang ano talaga kasi namin, ang pinaka-safest way, kasi yung iniisip ng mga employer na yan is yung safety at saka yung tamang, at saka yung alam nila na tamang paghasa. So parang ganito yun guys. Halimbawa, ganyan. Pag halimbawa, can you please show us how to sharpen your knife? Kapag sinabing ganun, edi halimbawa yung ballpen, kaya ballpen yung gagamitin ninyong example. Pero ngayon, gagamitin natin itong mga tunay. Okay. yung 45 degree angle na sinasabi nila, kasi iyon talaga guys ang itinuturo sa Cargill. Like ganyan mo, hinahinayin mo ganyan din sa baba, hinahinayin mo ganyan, nagpakita ko ha. Ayan. Yan 45 degree angle, yan. Ganyan. Hinahinay lang. Hindi na kailangan mga tol na napakabilis na ganyan kapag gusto lang nilang ipakita mo sa kanila yung pamamaraan mo ng paghahasa ng kutsilyo. Hindi na kailangan yung napakabilis. Hindi rin kailangan yung style natin sa Pilipinas mga tol na mga paganyan, yung mga paganyan. Hindi nyo gagawin yun sa harap ng employer na nag-i-interview sa inyo. Kasi alam nyo kung bakit? Very unsafe sa kanila yung ganyan. Very unsafe na ano. Although, yung mga nakasanayan natin, kagaya ng mga nakikita ko dyan sa na-video sa mga, halimbawa sa palengke, eh, alam nyo na, sanay tayo sa ganito, ganyan, diba? Pero, kapag sa harap na ng employer, huwag nyong gagawin yung mga yon, kasi unsafe yon. Kasi, di ba kayo ang dahilan kung bakit hindi nila ko ipapasa sa interview. Kaya, kaya nasabi ko, yung 45 degree angle, ganyan lang. Ganyan lang. Kasi yan ang talagang dapat na paghasa na itinuturo nila dito. Although, kapag halimbawang kami, ganun ang tinuro sa amin nung bago pa lang kami. Pero kapag naging regular na employee ka na doon at parang kaya mo na yung, kaya tapos na yung orientation mo, like 3 months na orientation sa floor ng Cargill, bahala ka na. Bahala ka nang maghanap ng diskarte mong paghasa. So pwede na yung mga ganito, pwede na yung mga ganyan, kung saan ka komportable, okay na yon. Walang problema doon. Pero ang sinasabi ko lang, kung sa halimbawa sa employer's interview, ay wag na wag yung gagawin yung mga ganon. Subukan po sana natin na gawin yung parang yung alam nila na tama, yung ganyan,
Ganyan lang ang pag-ilim sa kanila. Ganyan. Kasi, ginagawa ko ang video ito, sinasabi kong ganito, kasi merong nag-PM sa akin dalawa, na sa kayong may kinwento rin yung kaibigan ko, na ganun din daw yung mga nangyari sa mga inano ng kaibigan niya dyan, yung mga ni-refer niya. Kasi hindi sila, dito sila bumagsak dahil sa isa rin sa kadahilanan na paghahasang mali. So, guys, kapag napanood nyo ito, ganun ang dapat nyong gawin. Kasi yun ang talagang pinaka the best na paghasa, kapag lalong-lalo na kapag ini-interview kayo ng employer. Ah? Kasi safety ang unang iniisip ng mga yan. At saka yung talagang alam nyo ng paghasa is talagang ganun talaga. Ah? Maraming salamat sa inyo mga tol. At sana magpusigi kayo at magkita-kita tayo dito as soon as possible. Thank you.